pornography. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another, it's just a yellow lemon tree. I wonder, bakit kaya hindi nila kinukuha yung mga puno na yan? Isa lang yan sa mga puno na nakikita ko, pero sobrang rami talaga ditong puno na hindi nila kinukuha yung mga prutas. I wonder. Sample. Ayan, oh, ang rami pa niyang prutas. So, ito, haka-haka lang. Din ni Daddy, kinonfirm ko din kay Daddy. Sa tingin niya, para saan ba talaga, bakit hindi nila tinatanggal yung mga prutas sa kanilang mga puno. So, andito na nga kami sa bahay. And, ito kasama ko si Rafi. So, yun, na parang ang theory namin ni Erwin is fruits kasi dito sa Japan, sobrang mahal talaga niya. So, parang kung nakadisplay lang siya sa labas ng bahay mo, parang ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, bongga, bongga yung kabuhayan nyo kasi kaya nyong magpabulok ng pruta sa labas. Parang okay lang, hindi namin kailangan yan kasi nakakabili pa kami ng prutas. Fruits here is a sign of having a luxurious life. Sobrang mahal ng prutas dito. Pag sinearch nyo kay Google, watermelon can cost up to 1,000 pesos. 1,000 yen. Also, lalo na yung ano, melon, yung melon nila, talagang ang mahal ng ano nila, benta nila. Unlike kapag mga fruit, mga gulay, which is everyday kailangan mo, mura lang yon. Parang hindi ano sa kanila si gulay. Talagang ang mahal sa kanila at parang ano, is prutas. Kaya makikita mo rin talaga sa mga supermarket yung mga prutas na pangregalo. Sobrang mamahal niya. Get your toy. So, ayun. Yun yung ano, yun yung theory namin, which is hindi ko pa rin naman masasabi kung totoo talaga yun. Pero sa tingin ko, tama yung ano, yung observation namin na prutas talaga or fruits sa bahay mo, they just treat it as ornaments and pampabeautify lang lalo ng bahay mo, and sign yun na bongga yung kabuhayan nyo kasi kaya mong maka-afford pa ng prutas. Yun nga lang, nakakapanghinayang. Lalo na kami, bumibili pa kami talaga ng ano, ng oranges. Nakalat na naman. Bumibili pa talaga kami ng orange and medyo may kamahalan din siya. So parang minsan gusto ko na lang kumuha sa puno, di ba? Di ba tayo? Kapag meron tayong mga kapitbahay na may mga prutas, namimigay talaga sila. Or, di ba, parang sige, kumuha na kayo siya hanggang ilan yung gusto nyo. Happy. Ikaw? Si Ate Sasha daw, sabi niya, kapag siya daw, lalahatin na daw niya kasi sobrang hilig nila sa orange. Talagang, meron pa daw orange. Sobrang hilig nila sa orange. Pero kumakain ko pa siya ng banana cake. Wait, huwag mong patayin. I'm still talking to them. Oh, sige, it's time for me to... Bye-bye na. Say bye-bye. Bye-bye, see you on our next vlog. Bye. Gonna turn this off. By the way, if you like this video, paki-like naman ang video namin kapag napanood nyo. And kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Please, subscribe na ba? Mag-subscribe naman kayo and comment na rin kayo kung ano pang gusto nyong, comment na rin kayo kung meron kayong gustong something dito sa Japan. Hindi pa sa lubong, kung meron lang kayong gustong... What? Anong gusto niya? Comment lang kayo anything about the video, kung anong, for example, anong sa tingin niyo mali yung observation namin. So comment, wala kasi ako nakita sa nag-research din ako, wala akong nakita anything that says about it. So yun, comment na lang kayo kung sa tingin niyo mali yung observation namin. So see you in our next vlog. Bye. Bye-bye ka muna sa kanila. Bye-bye ka sa kanila. Bye. Bye. Kiss them. Papatayin na niya.